take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Oh, we'll fly. The dimples on the corners of the smile that you wear. You wore them more with her, I knew, and I was scared. I let myself fall deeper, but I was prepared. I liked your shirt, the one I gave you. Can't forget how you smell. But now on different shoulders hang the jacket I used to wear. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I wish you well from here. I loved you every minute, every second. Loved you everywhere and any moment. Always and forever was just for a moment. Cause I was not the one, I don't know how. Loved you till the last of snow disappeared. Missed you on the rainy days of the year. Never knew of pain like this. Now I've got to know that I love you so. Why did you go? Ako para humati sa isang kaibigan na nagdidiwang ng kanyang kaarawan na akala niya siguro eh
wala akong pakialam sa kanyang kaarawan. Nagkakamali ka. Ikaw pa ba? Diba? Kung iba nga nagagawan ko ng surprises, ikaw pa ba? Jenny? Diba? Walang iiyak. Effort namin tunit-tunit. Idea, alam yan. Para kung gaano. Kasi baka feeling mo, hindi ako nag-i-effort sa'yo. Alam mo yon. Alam mo naman si Ate Gang, diba? Kaya, sana magustuhan mo yung ginawa namin ni Antoinette. Relax ka lang. Just watch, diba? Paano ko ba naging kaibigan ang isang Jenny o katsikahan, daldalan, na ngayon ay katsikahan? Saan ba kami nag-meet? At paano nabuo ang friendship na ito? At hanggang sa nagkaroon nga kami ng trio na tinawag na Gika at Chinet. At ngayon bago na naman ulit G-Force, pero nananatili pa rin ang Gika at Chinet. Si Jenny, na-meet ko siya kay Jed and Eleanor na hindi ko, actually, ako yung kasi yung tao na sabi ko nga sa'yo, mahilig ako mag-shoutout, pero hindi ko alam kung nadikitan ko na siya o nasabi ko na siya o napuntahan ko na ang bahay niya. Basta nung naka Jed and Eleanor ako lagi ko siyang sina-shoutout. Lagi din naman niya akong sina-shoutout noon. Pero noong time na yon, hindi ko pa talaga as in nakikita yung mga video niya, yung bahay niya. Although siguro nadikitan ko na siya noong time na yon. Hanggang sa yun na, one time na parang binaba, nasabi, dikitan, si ganyan, kasi parang nagpa-super chat siya. Hanggang sa pinuntahan ko siya kasi napakasipag ko pang mangisda noon. Napaka-agresibo ko para makuha ko yung requirements ni Lolo. Napuntahan ko siya, pero nag-shoutout na. At yun nga, hindi pa ako nakakasub sa kanya. At noong time na yon, doon ko siya nadikitan at nakita ko yung bahay niya, kung ano yung mga ginagawa niya sa channel niya. Nasabi ko parang magkakasundo kami na itong tao na to. Yun agad yun. No? Kasi ako yung tao na kapag gusto ko, andali ko makagaanan ng loob. Kaya sabi ko mukhang magkakasundo kami na itong dalawa. Hanggang sa may ginawa akong isang content na na-shout out ko siya talaga sa content ko, na doon siya nag-return siya sa akin na, "Uy, thank you Ate Gang Cooking, kasi Ate Gang Cooking pa ako na napa-shout out mo." Until doon nag-start yung magandang friendship na nagpalitan ng chat, tapos yung first time na umakyat ako sa live stream niya dahil kay Riz Live. In-invite ako ni Riz Live na akyatan nga daw si Katsikahan Daldalan. Yun yung masayang gabi na nabuo talaga na friendship. Yun yung time na lahat kami nandoon, nila R, nila Crazy Laila, si Riz Live, si Latte, si Antoinette, na walang humpay na tawanan yung gabi na yon. Doon ko siya talagang na-meet ng husto ng matagal, na nakasama ng matagal. Kaya sabi ko magkakaroon kami ng magandang friendship nito ni Jenny. Hanggang sa yun na nga, na hindi ko alam na may tuwadmatic pa nun, na may tuwadmatic na sa Tamsakmatic lang kami nagkukulitan dati nila Latte, nila Kati, nila Jenny, nila Rizlight. Hanggang sa dumating yung time na ipinasok na nga ako ni Latte sa Tuwadmatic, na nagulat ako na nandun din siya sa Tuwadmatic. Hanggang sa dun na nabuo ang magandang friendship, magandang samahan ng Tuwadmatic noon, na hanggang sa siya nga yung naging ka-close ko at si Antoinette. Pumangalawa siya kasi kay Antoinette. Si Antoinette, siya yung unang-una kong naging kaibigan sa YouTube na babae, at si Latte naman ang unang-una kong naging kaibigan na lalaki. Yan nga, yung trio kami, di ba?
Kaya nung time na pumasok ako sa Tuwad, na doon kami nagkaroon ng chit-chat ni Jenny hanggang sa personal na kami nakakapag-usap, nagpapalitan ng mga messages hanggang sa naging closeness at yun na nga, at sinabi ko na thank you kasi ano rin siya nung time na yun chinerin nga rin kung anong buhay meron siya, nag-share din ako ng buhay ko, nagpalitan kami hanggang sa yun na nga, naging maganda yung samahan until now na kahit minsan may tampuhan pero ano lang yun, part ng friendship yun na magkakaroon kayo ng tampuhan kasi kung hindi naman kayo magkakatampuhan hindi nyo masasabing napaka-strong nung friendship ninyo. Saka part yun, kaya alam mo, Jenny, na nandito lang ako lagi para sa'yo. Di ba nga, yung sinabi ko sa'yo noon na pinangihinaan ka na ng loob na baka hindi ka ma-monetize, ganyan-ganyan. Di ba, ang sabi ko naman sa'yo na nandito si Ate Geng, hindi kita papabayaan. Kung ano yung mararating ko, mararating mo din. Kung ano yung tatakbuhin ng channel ko, yun din yun. Sinabi ko sa'yo yan, na bibit-biting kita kahit saan man ako pumunta. Na, alam mo yun, di ba? Kaya yun naman yung sinabi ko sa'yo na ako bahala sa'yo, pero hindi porkit ako nag-guide sa'yo, wala ka na rin pakialam. Alam mo yan, yan yung lagi kong sinasabi sa'yo. Nandito lang akong guide, nakaalalay sa'yo, pero ito pa rin ang gagalaw para sa sarili mo. Nandito lang ako, nakaalalay, lahat kami nandito sa'yo, nakaalalay. Kaya, thank you kasi, at yun na nga, hanggang sa nabuo na ang GCatchNet, kasi sinabi ko na, friend ko si Antoinette, kailangan tayong tatlo, maging solid tayong tatlo, hanggang sa nabuo nga ang GCatchNet. Thank you din kay Riz Life, kasi siya ang gumawa ng pangalan namin. Pinangalanan niya kami ng GCatchNet. Kaya, thank you, Jenny. Alam mo yan, nandito lang naman din si Ate Geng lagi na nakasuporta, nakaalalay sa'yo. Sana lang, lahat ng sinasabi ko, pahalagahan mo. Pahalagahan mo at intindihin mo lahat ng mga sinasabi ko, mga pangaral ko sa inyo ni Antoinette. Kasi ayokong magaya din kayo sa akin kung ano yung mga pinagdaanan ko. Kaya hanggat maaari, ayoko na danasin nyo rin yung mga ganong bagay. Kaya dito lang ako, dito kami ni Tunit, laging nakaalalay sa'yo, alam mo yan. Sorry kung minsan nagiging lakas ng topa ko, alam mo yon. Kaya, pero thank you kasi lagi ka rin naman nandyan para sa akin na umiintindi sa lahat ng mga sama ng loob ko, sa mga pinagdadaanan ko na nandyan ka lagi. Alam mo yan. Kayong dalawa ni Tonet, alam mo yan, kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Ayoko umiyak, pero yun yung talaga na kung gaano ko kayo kamahal ni Tonet, alam mo yan, Jenny. Kaya nandito lang sa Ate Geng na laging nagmamahal sa inyo at sumusuporta sa inyo ni Antoinette. Kaya again, happy birthday, enjoy your life, huwag masyadong topak din, alam mo yon. Kaya enjoy natin itong gabi na to. I love you. Baby, work it. Hello! Happy, walang katapusan, happy birthday sa'yo! Kachikahan, happy birthday sa'yo, my sexy sister, my sister Kachikahan, happy birthday sa'yo. I wish you all the best, more birthday to come, God bless. And yun, more upload, banana. So, ayan, birthday mo ngayon, enjoy your day. Nandito lang kami, nakaabang, naghihintay. Yan, dito lang kami, nakasupport sa'yo. And thank you sa'yo sa mga
blah, blah, blah. So, ayan, thank you sa'yo. And thank you sa mga advice mo. Lahat. Thank you sa'yo, my sister. And ayan po, si Katikati, dito ko lang my small malaala mo kaya. Dati si Katikahan, my sister sexy. Doon ko siya nakilala doon kay Jack Eleanor sa LS kasi doon kami nangista. So, doon kami nagkita. Kasi dati, naano ko siya, dati ano lang kami, shout out lang, hello, ganyan. Tapos, nung nagkukulitan kami ni Michael Pineda, tapos doon siya ni nakikulit din sa amin yun na ano na palaging na nakikulitan doon hanggang ano nag-ask siya na ano mag watch kami na WF kasi Manila yung production ng dati. So yun, hindi na akala ko nawala lang kasi hindi ko nakita yung message na na-spam pala yung message. So hindi ko nabasa yun, so hindi kami naka-watch noon. Pero pag ano na, nung ilang week ba yun? So nag-text ako, hindi ka nag-text sa akin, ganyan. Hindi, meron. Ayun pala, na-spam pala yung message niya. So ayun, nag-watch kami noon hanggang sa mga LS, parati kami kulitan, ganyan na, parang close na, yun. Nagka-close na hanggang nagkaroon kami ng yung watch-to-watch na maraming, meron din kami mga kasama na sa GC. So yun, at doon din namin nakilala si Ate Ging. Na si Ate Ging kasi maingay din siya, si Ate Ging maingay. May big sister, may big sister, hindi yung katawan, hindi ang puso niya big. So may big sister, doon na kami nagkakilala at doon na mga pasaway kong sister yan. So, yan po sila. Doon po kami nagkakilala. May Katikahan, ang kulit. Ganyan. Hanggang doon, nagka-ano kami na parating nagka-video call. Ganyan. Kahit hindi na sa YT yung ano, about, iba na iba. Ibang problema na. Hindi na sa YT problema. Iba na labas mga pamilya. Ganyan. Na labas na sa YT, nag-video call, ganyan, parang mga sister na talaga na doon na kami nagsasalita, ganyan, mga problema, ganyan. So, yun, doon, nagkakilala kami lahat. Thank you to my sexy sister and to my big sister. Hindi siya katawan, kundi ang puso ni Ate G. Si Ate Ging, ano siya, malaki lang siya, pero yung puso niya malaki. Malaki yung puso ni Ate kasi open siya sa lahat, kaya malaki ang kanyang puso. So, ayan po si Ate Ging. Ayan, doon po kami nagkasundo, doon po kami nag, parating kami, ano, nag-uusap, kahit walang problema or ganyan, kayong katuwaan, kisbisan, about sa YT na yung bahay ni Ate Ging, bahay ni Kachikam, tapos si Ate Ging nag-ano, yung YT niya, na ano ba yun, nawala ng ad, ganyan. So yun, ganyan po kami mga sister, kahit walang magawa. Nakikulit lang kami sa tatlo dati. So, yun. Thank you to my sister sa mga advice nyo. Thank you kasi may napupulot ako. Char, napupulot. So, thank you sa mga sister ko. Sa'yo, happy birthday sa'yo, Katikahan. At sana magustuhan mo to yung surprise ko sa'yo. Tara! Pasay kebe sa lab, like I'm so skiddy.
Mm-hmm.